yung freedom. Diba yung mga Pinoy, sobrang free, diba? Wala tayong iniisip kung bukas, bahala na yung bukas. Free na free tayo, diba? Yes. So iba sa akin yun eh. Kasi hinahanap ko yung freedom, nakita ko sa kanya. Nakita ko sa Italy kasi walang kilala sa akin. Diba? So free na free ako. Hindi ko lang alam na poor pala siya. Naging poor din ako. Nag-get niyo yung kwento ko? From rich, hinanap yung freedom, nakita yung love, na in love, naging poor. No? Hindi ko pa alam, di lang poor. May utang siya. Ay? No, may utang pala na 700,000. Eh sabi ko, kahit ano mangyari, kahit saan ka pupunta, susundan kita eh, wala akong choice, di ba? Tinanggap ko rin yun. So sabi ko, madali naman maging OFW eh. Eh, college graduate ako, Mapua. Sino taga Mapua dito? Mapua, di ba? Yes, Mapua ako, engineering, electrical engineering. I took up my master's, board passer ako, Ateneo ako. No, sabi ko, eh siyempre, may electrical degree ka, di ba? Board passer ka, tapos may master na ano ka pa sa Ateneo, madali maghanap ng trabaho, tama? Yes! Eh, ang problema sa Italy, ano yung salita? Italiano. Italian! So kahit doktor ka, ciao. Kahit nurse ka, kahit engineer ka, wala kang mapapasukan ng trabaho kasi hindi ka marunong magsalita. Salita. So, ang nakuha kong trabaho ay pinaka malinis na trabaho. Ano yun? Ano? Galing-galing nyo! Ang nag-usap ko sa Dubai eh! Tagalilis! Yes! Diba? Just imagine, diba? Lumaki ako, hatid sundo, kain, tayo sa mesa. Diba? Pagising sa umaga, suot na lang dami, planjado na. Tapos, ngayon, kailangan maglinis ng bahay ng ibang lahi. It was my first time na maghugas ng pinggan. It was my first time maglaba. May washing machine naman, pero sasampay mo, tapos ipaplansya mo. So, siyempre, sa akin, hindi ganun kadali yun. Sabi ko, tama ba yung desisyon ko? Tama ba yung nagdududa na ako? Saan na nilaglag eh. So, sabi ko, tama ba yung desisyon ko? Tapos, ang nangyari pa dito, hindi ganun kadali sa akin. Kasi alam niyo bakit ako naging poor? Alam niyo naman, di ba yung Chinese? Yung Chinese, dati, bawal mag-asawa ng hindi Chinese. Eh yung asawa ko, Pilipina. So ang nangyari sa amin, ang nangyari sa akin, sa tingin niyo? Na-disown ako. Aha. Lahat na communication, lahat na mana, wala na. Sabi ko, tama ba yung decision ko ulit? Di ba isipin mo, ang dami mong mamanahin dahil sa pagmamahal na wala lahat. Tapos, I have to go through the same thing na nangyayari sa inyo. Di ba? Naglinis ng bahay, magpa-plancha, tapos lalabas ka ng bahay, malamig. Sa Italy, malamig eh. Magpa-plancha ka, malamig. Tapos, hindi lang ba isa, dalawa, tatlo, kasi part-time dun eh. No, tatlong bahay sa isang araw. Isipin mo, first time. Di ba, gaano ka feeling yun? Tapos, ang masama pa sa akin, pag nag-aaway kami mag-asawa, syempre, mag-aaway-aaway na kunti yan, di ba? Wala pa akong kampi. Kasi natitulog ako sa genan ko. Tapos, kung mag-aaway kami, wala akong tatawagan kasi wala akong pamilya kasi disown na ako. So talagang I was alone in my life. I was in my lowest point in my life. Doon sa panahon na yun. Tapos, sino dito mga iniwan yung anak sa Pilipinas? Taas kamay. Madali lang, di ba? Madali lang inawalan yung mga anak natin, di ba? Sabi ko, hindi mo mararamdaman to kung hindi mo nasubukan. Which ginawa namin.
When my daughter, yung first daughter namin, pinaka-eldest namin was 2 years old, we decided iwanan namin siya sa Pilipinas. Sabi ng mga tao, ano ba to si Terence? Mukhang pera naman to. Ba't iniwan pa yung mga anak? Kaya naman nila. Kami mag-asawa, sabi namin, iiwanan ko to, pero yung 2 years na iiwanan ko, gagawin ko lahat para sa kanila. So iniwan ko, hindi ko alam na ganun pala kasakit na iwanan yung anak. Ano yung mga nararamdaman nyo pag iniwan yung anak nyo? Ang pinagamasakit, di ba, pag nagbakasyon ka, hindi ka nakilala? Di ba, mas malapit na dun sa lola mo, dun sa yaya, tapos laro-laruin mo siya, mga 2 days, 3 days, lumalapit na sa'yo. After 1 week, lapit na sa'yo, tapos kailangan mo na umalis. Ang problema, yung pag-alis. Kasi mahal na mahal ka na niya, tapos aalis ka. Nasubukan ko yung pag-alis ko, ang hawak niya, pa ako. Huwag mo akong iwanan. Daddy, you are please. Iyak siya. Di ba para sa isang tatay, ang sakit nun? Grabe, sabi ko, ito ba yung ginawa ko sa 2-year-old? Ito ba yung ginawa ko sa kanya? I really felt bad. Tapos, pag alis na ako, sa gabi, hawak-hawak na niya yung kamay ko. Tulog na siya, pero hawak-hawak pa rin yung kamay ko, mahigpit pa rin. Grabe yung feeling, di ba? Na pinakamahal mo na anak, hindi mo matulungan kasi kailangan mo bumalik sa abroad. Tama ba ako? Sabi ko, ang sarap ng buhay ko eh. Bakit kailangan ko pa mamit yung batang gay niya na yan? Bakit kailangan ko pa mag-abroad? Bakit kailangan ko pa maglinis ng bahay? Bakit kailangan pa ako ma-disown? Bakit kailangan pa ako maghirap? Iwanan yung anak ko. Eh mabait na tao naman ako. Eh mayaman naman kami. Maybe in this room, I am the least person who should go abroad. Diba? Pero ngayon ko lang nalaman na meron pala purpose. Everything happens for a reason. Noong ngayon, nalaman ko, pag tumingin ako patalikot ngayon, pag tinina ko yung mga nangyari, kaya pala ako naging OFW kasi kailangan ko maramdaman yung sakit para maintindihan ko gaano kasakit ang nararamdaman nyo. Tapos, sabi ko, sa dami-dami ng tao, bakit in just 8 years, I am now a multi-millionaire. Diba? So sabi ko, bakit ako? Ba't hindi kayo? O bakit hindi sila? Pares-pares naman tayo nagtatrabaho, diba? Yes. Pares-pares naman tayo naghihirap, diba? Yes. Ngayon ko lang na-realize, kaya pala lahat nangyari yan is because I am being prepared for a bigger reason. Yung reason pala is ito nangyayari sa araw na to. Ang mission ko pala sa buhay ay para tulungan kayo lahat para maging free, maging rich, and never have to work abroad again! Diba? Para maintindihan ko kayo, para mahal na mahal na mahal ko kayo. This is the reason I'm here. This is the reason I travel all over the world. Just imagine kahapon may talk kami, ngayon may talk na naman ako, next week may talk na naman ako. Nasa Doha naman ako, then Qatar na naman. And last month, galing lang ako sa Europe for a 7 cities tour. Mahirap ba yun? Madali? Mahirap. Sakto lang siguro. Mahirap kung wala kang misyon. Madali kung meron kang misyon. Diba? Kaya for me,
this is something, a privilege. So again, thank you for the privilege of being here. No? So bakit ba sinasabi ko na multi-millionaire na ako para ba magyabang? Sa tingin nyo, ako ba yung tao na nagyayabang? The reason why kinikwento ko yung buhay ko is because kung kaya ko, kaya nyo! Diba? Kung nagawa ko in 8 years, kaya nyo gawin ng 5 years! So, yun lang po yung kwento ng buhay ko. Kaya sabi ko, I really feel connected with overseas Filipino. No, kung umiiyak ako, ramdam na ramdam ko yung pagod nyo. Kaya, I will make sure yung in-invest nyo na oras ngayon, I will make sure may kapalit yan. Okay ba tayo doon? Ha? I mean my 1,000%. But I expect you to also give your 1,000%. Yes! Okay ba tayo doon? Yes! Ganito ha, I travel all over the world. Umiikot ako sa buong mundo, I search for mentors. No? Kilala niyo isang mentor ko? Sino isang mentor ko? Si Tony Robbins, yes. Si T.R. Ecker. Alam niyo naman itong mga tao na to, world class to. Yes. No, si Francis Kong, I'm very privileged to share the stage with him, na ready na siya mamaya, no, to help us as well. No, all of these mentors are world class. Sa dami kong inaatenan, alam niyo magkano mga inaatenan ko mga seminars? Million. 1,000 pesos? 1,000 dirhams yata, di ba? Darating sa dito, 1,000 dirhams for one day. Ang inaatenan ko, hindi one day, 3 days to 5 days. Yes. Ang registration pa lang, alam niyo magkano na? Kano? Tanong niyo ako, magkano? Magkano? 500 to 1 million pesos. Yes. Oh, grabe. Yes! Pag-uwi na yan, ha? Isa lang yun sa inaatinan ko bawat taon. This coming October, I will be going to San Diego California. To attend another seminar. Another 500,000 pesos. Ginagawa ko yun para ma-share ko sa inyo ng diba? Ng libre! Kaso, ang kailangan ko lang dito is yung 100% nyo. Bakit? Sa ang dami kong inatala seminar, the last 10 years, it's all about seminars for me. Alam nyo, isa lang ang tinuturo nila. Alam nyo ano? Ano? Tanungin nyo ako, ano? Ano nga? Ano sekreto ng mga mayayaman? Ano sekreto ng mga mayayaman? Ha? Eto, meron ba? Number one. Ano to? Energy! Ano? Energy! Ano? Energy! Ano bigyan mo eh? Ano? Energy! Yan! Palang-palang yung sarili nyo, di ba?